Sangre na amana ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Sa Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ni Jesus na maglingkod tulad ng mga alipin, walang kabuluhan, na tumutupad lamang sa kanilang tungkulin. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Maging ang aming pananampalataya sa Kanya ay isang biyayang kaloob niya. Siya ang nagpapalago sa butil ng mustasa ng ating pananampalataya. Anyaya sa tao'y magsumika pa lumago ang ating pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga sana upang tayo maging marapat kumanap sa banal ng pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking patutulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Awaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. So,
ilang pagkamaunawain ay naibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa akin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang hingi ng kapatawaran. Nang budi namin takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako darain sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaan, mamayani ang karahasan? Bakit ang pinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabit-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Naganap ang hidwaan at pagtatag. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mo malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang taklang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito malilibang. Ngunit, tiyak na maraganap kung ito may nagtataga. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit, ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
kanyang salita ay ating pakinggan. Iyong inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa inyo na maging masigasit ka sa pagtupad ng tungkuling tinanggap mo sa Diyos ng ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa akin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon, ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Yang mga ito'y pawa katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ipalagay namin kayo may aliping nag-aararo o nagpapalagay
lumabas ng kayanang lupa, pagagaling niya sa bukid, sasabihin pa ninyo sa kanya, halika, Adang, makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipagandaan mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka ang pagkain ko. Pinasasalamatan ba ng alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Increase our faith, Lord. Ito yung sinabi ng mga alagad kay Jesus. Bahagi yun na kontusin ay kailangan natin bilang mga mananampalataya, sapagkat gaano pa kalalim yung ating pananalig. Ito baga ay natutugunan natin. Ito baga ay sapat na upang maipahayag natin ang aming pananalig sa Diyos. O kinakailangan natin na hilingin sa harapan ng pumikapak. Na dagdagan ang ating pananalig. Sabagat yung tugon ni Jesus, kung meron lamang daw tayong pananalig na katulad ng isang kasing liit ng isang butil ng mustasa, ay masasabi natin sa bundok na ito o sa nalumipat ka o sa isang kahoy na matalim ka sa dagat. May malaking hamon na ibinabahagi o ito sapagkat lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito. Naalala ko tuloy yung sinabi po ng aming kasalukuyang presidente. Ano sabi yung, what if there is no God? Eh paano kung walang Diyos? Sabi naman ng isang kolumnista, what if there is God? Siguro po naman ay tayong lahat ay makatutugon na paano nga naman kung mayroong Diyos. So bahagi ho ng pagtigil na kutusin po ay sarali po yung ating pananampalataya ay masagot. Mayroon din tayong kasagutan kasi yung pinanyaya na ating presidente na what if there is no God? Kasi ano sabi niya? Kasi may mga taong naghihirap. Bakit pinababayaan ng Diyos? May mga batang nire-rape at pinapatay. Balit yung pinababayaan ng Diyos. Alam niyo, ito po ay matagal ng mga katarungan. Ito yung mga katarungan pa kahit na po noong mga lumang tipan. 4,000 to 5,000 years ago. At rin po ay nabigyan na ho ng kasagutan kahit noon pa. Kaya hayaan niyo po na balikan natin yung lumang tipan. Ilalong-lalo na po yung ating unang pagbasa ngayon sa araw na ito. Sabagat ito rin yung kumisang katagungan noong panahon ni Propeta Habakuk. Medyo minsan lang natin narinig paglinggo ang propeta ito, Propeta Habakuk. Kaya hayaan niyo po na balikan natin yung unang pagbasa. Anong sinabi po natin dito sa unang pagbasa?
Sabi ni Propeta Habakuk, Panginoon, hanggang kailan ako darain sa iyo at di mo diringgin? Huwag natin akalain na kapag dinimig tayo ng Diyos, no? Ay yun lamang yung paging pasihan ng ating pananalig. E o paano kapag may mga idinudulog natin na hindi nadirinig ng Diyos? Ito rin yung sabi ni Propeta Habakuk, hanggang kailan mo babayaan mamayani ang karahasan? Ito yung bahagi yun na kung minsan ay nakita namin sa likod ng ating ginagalawa. Bakit kung minsan pinababayaan ng Diyos ang mga bagay na katulad po halimbawa ng patayan, yung problema ng likod ng ating ginagalawa? Bakit ang ipinapakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Ito po kumisan yung isang pasyan, may iba yung mga hindi naniniwala ang Diyos. Wala ang Diyos. Ba't pinababayaan ng Diyos? Sa magkabila-kabilang nagaganap ang pagwasa at ang karasa. Laganap ang hidwaan at pagkatalo. Yan po yung sinasabi ng tao. Sabi nga po na ipinahayag natin, no? Ay kumisan yun ang naging basihan ng iba. Walang Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit pinababayaan ang mga bagay dito? Ano sagot ng Panginoon kay Habakuk? Sabi niya, no? At ito ang sagot ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mo malinaw ang sa mga tapyas ng bato. Salagang to be written in stones, o kuitin sa bato, katulad ng Ten Commandments, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Siguro ngayon ay gagamit na ng social media. Anong sabi ng Panginoon? Sabagat, hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito malilipat. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtataka. So, sigurado na pangyayari na kung itusin yung mga ninanais natin ay tunay na magtatapos. Hindi nga lamang sa panahon natin, maaaring hindi sa panahon natin. Pero ano sabi ng Bumi Kapag? Maaaring nagtatagal, pero magaganap ang mga bagay nito. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito malilibag. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Yung English translation po nito ay medyo mas maganda. Ito po ay medyo pinalawak na. Yung masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Yung English translation in the last one has no integrity. So, kaya po kumisa sinasabi natin na maaaring narinig natin. Ano sabi niya? Itulog mo yan. Sleep it over. Pag-isipan mo maigi. Pag nilayan mo maigi. Kaya sinasabi siguro matulog ka, itulog mo muna yan. Ay para mapagnilayan mo ng mas mahabang panahon. At higit sa lahat, ano, may pagdasal mo. Kasi kung isang gusto natin na sa ngayong kapanahonan na ito, gusto natin na magkaroon ng madaling solusyon sa mga problema na hinaharap natin. No? Kaya po yung panyayan ay binibigay ni Jesus, no? Na faith could move mountains. Ngayon, anong pinagbabasihan natin? No? Machinery could move mountains. And kumisan para tayo ay makapag-influence, anong hinahanap natin? No?
Pinakalang mayroon kang army para makapag-influence mo sa iba. Hindi. It is faith na kung saan yun ang ating pangahawakan. Kaya kung kuminsan tayo madadaling nahihinig, pero ano? Sabi nga, ano? The last one has no integrity. Naalala ko tuloy, yung isang sinabi po ni Saint Jerome. Si Saint Jerome po ay pinagdiwang natin yung kapistahan ng Biyernes. September 30. Si Saint Jerome po yung mag-translate na mananakasulatan yung mula po sa original na Hebreo ng Lumang Tipan at mula po sa Grego ng Bagong Tipan ay itinanslate na po, ito yung mga 300 to 400 years 18, itinanslate niya po ng Latin yung tinatawag po nating Vulgate Bible. At ano yung sinabi niya? Yung sinasabi niya ay yung isang quotation na kanya ay pinamapahayag ay yung his is of the devil. Yung ba mga nagmamadali ay nanggaling sa demonyo. So, bahagi yun. Bahagi na kung saan ay makita po natin. Sabagat yung aking pananampalataya, isang pananampalataya na kinakailangan nating tunay na pag-isipan, pagnilay-nilayan at ipagdasal. Sleep it over. Hindi po oversleep, ha? Iba kasing oversleep. Tinulugan, lumampas lang tayo doon sa tulog, no? Na dapat. Kung minsan ay nangyayari yung problema ay natutulog na. Hindi ho yun. No? Pero kinakailangan natin na may panahon. No? Huwag natin madaliin. Ano po ang sabi niya po rito? No? Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. At alam mo na po ang sinabi ko pa kung minsan sa pagka bibigay natin ang solusyon sa problema na hinaharap natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, bilang mga nananalig sa Diyos, ay kung minsan kinakailangan natin mag-isip at mag-nilay. Kinakailangan natin na talagang bigyan ng mas mahabang panahon upang makita natin ang tinatawag po natin kasagutan, yung tamang kasagutan sa problema na hinaharap natin. So ito po, sabagat yung pananampalataya, hindi lamang po isang uri ng set of doctrines. Ito yung gagawin mo, ito yung huwag mong gagawin. Hindi lamang po ito isang affiliation sa isang uri ng religion. Kasi pag sinabi natin na kumisan ay ito na, wala na ito ng pananampalataya sapagkat hindi na siya naniniwala sa kwento, sa body of doctrines na pinaniwalaan ng isang organisasyon na ito o ng sekta na ito. O hindi kaya isa pa naglumipat siya sa ibang pananampalataya na may ibang hinahawakan na mga doktrina. Hindi lamang yun. Pero ano yung pananampalataya? Ay isang uri ng pamamaraan ng buhay. Pamamaraan ng buhay. Kung tutusin po yung mas malawak. Ang hinihingi sa atin, katulad ng hamon ay binibigay po ng mga alagad, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Bagaman po sabi nga natin, sapat na yung magkaroon ng pananampalataya.
Pero huwag natin kalimutan na yung pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay isang biyaya. Kaya huwag tayo nananalig, isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Maging isang kasinlaki lamang ng butil ng mustasa. Pero bakit sinabi ng mga alagad na increase our faith? Because it has to be accepted. It has to be embraced. Kinakailangan, ito ay biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Kinakailangan nating tanggapin at yakapin. Pag-ibayuhin sa panganahon na kung saan, ay makikita po natin, at sana po makita natin na sa mga problema na inaharap natin, tinutugunan ba natin ito ng kasagutan tungkol sa pinaniniwalaan natin. Isang halimbawa na kung saan ay ngayon ay tinutugunan kung bakit po natin makita. Halimbawa po ngayon na question na naging bahagi ng ating pagkilos, yung question po ng problema ng drug addiction. Maliwanag po, drug addiction is a problem. Napakalaking problema. Wala pong mali doon. Pero ang katanungan ay, paano natin tutugunan yung ating problema sa drug addiction? Nakita natin yung masamang epekto ng drug addiction. Pwede ba na ang katagunan dito ay, pagpapatay na lang yan. It is a solution. Tama, it could be a solution na iniahain. Pero is it a Catholic solution? Is it a Christian solution? Doon tayo na makita po natin. Hindi, wala kang pag-asa yan. Pero ang tanong natin ay, is it a Catholic solution? Mga walang yahoo yan, Father. Hindi niyo siguro naranasan na maging biktima ng mga yan. This is not a question of who are they? It is a question of who are you? Sino ka ba? No? Ikaw ba'y Kristiyano? O ikaw'y katulad rin nila na walang pinaniniwalaan? So, kapag binibigyan natin ng problema na hinaharap natin, dapat din ang kasagutan na hindi lamang tayo naghahanap ng solusyon. Magalit. What is the Christian solution? Bakit? Yun yung ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Kaya, tinawag natin na ito ay pamamaraan ng buhay. At kuminsan, sa ating pagkaunawa, kuminsan ang gusto natin ay shortcut. Kuminsan ang gusto natin ay ito lamang yung gagawin natin. Hindi. Alam niyo, isang magandang bahagi yung ay binibigay ng pananampalataya sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ay tinuturuan tayo mag-isip, gumawa ng mga pamamaraan na makita natin kung paano ito matugunan. Kaya nga, naalala po inyong maalala noong nakaraang linggo, sinabi ka na nitong nakalipas na Biyernes ay nagpatawag ang diocese lang sa bawat parokya ng representative na makita kung ano yung solusyon na pwedeng ilapat sa problema na ito ng drug addiction. Anong mayaambag natin para tunay na matugunan ang problema katulad ng drug addiction? So, tayo po'y nagpadala at kahit pa paano ay binibigyan ng pagkakataon na ito ay ibig ng pagdilay-dilaya. At makita natin, yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na sabi na natin, all the way. Naalala ko tuloy sa isang gathering. Sabi ng speaker ay, kayo baga ay pumapayag ng abortion. Taas ang kamay lang hindi pumapayag ng abortion. Lahat. Nagtaas ang kamay. Hindi kami pumapayag ng abortion. Yung second question ng speaker ay, sino sa inyo ang gustong mag-adopt? Wala nang magtaas ng kamay.
sa Baguio. Kuminsan makita po natin yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na mayroon tayong katugunan. Kaya yun yung panyaya na ibibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Ito sapagkat ito yung ating pananalig. Maring tayo man ay nagdadaling katulad doon sa pagkaunawa, tulad ng ipinahayag mo natin sa aklat ni Propeta Habakuk, na maaaring siguro sinasabi natin na baka maaaring tayo rin yung nagsasabi na baka wala ang Diyos. Then, ipanalangin namin to increase our faith. Alam nyo, sangayon po sa mga pag-aaral, kalimitan daw po ngayon na mga atheists and agnostics, ito mga hindi naniniwala sa Diyos, o yung mga nagdududa na mayroong Diyos, ito daw ay byproduct ng mga tao na nagpalipat-lipat na ng pananampalataya. And they end up not believing anymore to God. Bakit? Sinasabi kasi ng iba, ganito, pagkatapos sabihin naman ng kabila, ganito. Anong kanila na lang ang solution na eh, huwag na lang tayo maniwala sa Diyos. Pero bahagi yun akong sana yung nakita natin, ngalit, ito yung pinaniniwalaan natin, ito yung panghawakan natin, sabagat maliwanag yun. Kaya po, napakaganda po na mystery of incarnation. Kung minsan sinasabi natin na madali ni maintindi, ang Diyos ay naging tao. Hindi, hindi lang yun. God is also teaching us what is the beauty of being human. Kung bakit niya hinayaan na ang kanyang pagka-Diyos ay kunin ang natura ng pagiging tao. Kinuha, napakabahagi yung Diyos ka na, pero ikaw ay naging tao. Ay, there is something na kung saan ay makita natin doon sa tao. Kaya nga, bahagi ko na we hold on our faith at idulog namin sa harapan ng pong may kapal. Hindi ko madali. Alam ng Diyos na hindi madali yung kanyang ipinapagawa sa atin. Pero sigurado po, na ito ay magdudulot sa atin ng kaganapan ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano lang yung kinakailangan natin gawin? Magdalangin tayo, Lord, increase our faith. At sana po makapagbibigay tayo ng mga pamamaraan na sa mga problema na ating hinaharap ay makita natin yung solusyon na nakabase sa ating pananalig bilang mga Katolikong Kristiyano. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ang ibig, nanaog sa kalaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangbubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa ating Ama upang makapaglingkod tayo sa Kanya sa ating kapwa, tao na may kababaang loob. Sa ating pag-isikap, sumunod sa mga utos ni Jesus, mag-alab nawa ito sa ating puso ang apoy ng banal na Espiritu. Sa bawat kahilingan, itugon po natin, Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Maglingkod nawa sa bayan ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ng tapat at may pagmamalasakit. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob ng Diyos, hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi pati na rin sa paglingap sa mga kapwa nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Mapuspos nawa tayo ng banal na Espiritu at gamitin natin ang kaloob niyang pananampalataya tungo sa paggawa ng kabutihan para sa ating pamilya at sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon,